magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong kalagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelita'y nakarating sa ilang ng Sinai noong ikatlong buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli.
Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa inyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao ay pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malawalhating pangalan. Nararapat purihin at pagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maligal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang digdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong mga pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ko ipinagkakaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi
nakakarinig ni nakakaunawa. Natutupad na nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita." Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, disinsanay nakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila. Sabi ng Panginoon, "Mapapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong narinig, ngunit hindi ito napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga po. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang dambana ng poong Jesus Nazareno. Noong isang araw po ay ibinahagi ko na ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay gumagamit ng mga talinhaga o parabola hindi upang pahirapang umintindi ang mga tao sa kaniyang sinasabi. Subalit, ginagamit niya ang mga talinhaga upang mas lalong mag-isip, magnilay, at magbulay-bulay ang mga tao. Sa ganitong paraan, mas higit nilang mapapalalim ang kanilang pananampalataya, relasyon, at ugnayan sa Diyos. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, muli itinanong sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ng kaniyang mga alagad kung bakit niya dinadaan sa mga talinhaga ang kaniyang pananalita. At ito po ang kaniyang sinabi. Sinabi mismo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, "Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakakaunawa." Sadya nga pong ang mga eskriba, mga pariseo at mga guro ng batas ay may katigasan ang kanilang mga puso. Dahil kahit anong pangaral, kahit anong pagsasalita, at kahit anong pangungusap na ibinibigay ng ating mahal na poong Jesus na Nazareno, ay hindi nila ito dinidinig at inuunawa. Sa halip ang kanilang ginagawa, ang ating Panginoon, hinahanapan nila ng butas, kinukutya at nililibak ang kaniyang mga sinasabi. Kaya naman po,
ang pangunahing tema sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pananalig at pananampalataya. Pinapaalalahanan tayo nito ng dalawang mahalagang bagay. Una, sinasabing ang pananampalataya ang naghayag sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung tayo ay anak ng Diyos, nararapat lamang na palalimin natin ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng Kanyang mga salita. At ikalawa, ang kaligtasan ay bunga, kaloob o regalo ng pananampalataya. Kung makikita po natin sa lumang tipan, pinili ng Diyos ang Kanyang bayang Israel bilang Kanyang bayang pagkakalooban ng kaligtasan. Nangako ang Diyos sa Israel na magpapa sa kanila ang lupang pangako. Kaya naman, ang pananampalataya nila ay nakaugat sa mabathalang plano ng Diyos. At ito po yung naririnig natin sa mga pagbasa, sa unang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo, na kung saan sa araw-araw makikita natin ang mga galaw at kilos ng Panginoon tungo sa kanilang kaligtasan. At kung mapapansin po natin, ang pananampalataya ng mga tao ay nagiging kalugod-lugod sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi natatapos dito ang ating ugnayan sa Diyos, sapagkat sa kasunod ng pananampalataya ay ang tinatawag na pagkilos o paggalaw. Ang pananampalataya nararapat laging may kalakip na paggawa. Hindi pwedeng dasal lang tayo ng dasal, ngunit hindi naman tayo kumikilos o gumagalaw. Ganyan talaga dapat ang pananampalatayang Kristiyano. Hindi lamang natin ito pininiwalaan sa ating mga isip, ngunit isinasabuhay natin ito sa pamamagitan ng ating pagkilos at paggalaw. Sa makatuwid, ang isang Kristiyano, ang isang alagad ni Kristo, nararapat mabuhay at lumakad sa pamamagitan ng pananampalatayang kumikilos. Uulitin ko po, ang isang Kristiyano, ang isang alagad ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay nararapat mabuhay at lumakad sa pamamagitan ng pananampalatayang kumikilos. We walk by faith and not by sight, because faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang katumbas na pagkilos ay patay. It means that because of faith, we have the confidence to be fully in the present moment while we know that there is still more that God will be giving in the future. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang katotohanan po ay mananatiling totoo. Balang araw, isang araw na hindi natin inaasahan, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay babalik sa kanyang kaluwalhatian. Sa kanyang muling pagpapakita, inaasahan ang bawat isa sa atin na magkaroon ng pananampalataya. Kaya naman, habang abala tayo ngayon sa mga alalahanin sa kasalukuyan, umasa at manalangin tayo na matuto tayong sindihan ang lampara ng ating pananampalataya. Napakahalaga po na may pananampalataya sa Diyos, dahil ito ang basihan ng ating relasyon
at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya naman, hindi tayo dapat mag-abala sa mga bagay na makalupa, subalit naway, hangarin po nating lahat ang langit. Maging handa na gawin ang hinihiling sa atin ngayon. Ipahayag ang mabuting balita sa anumang panahon at pagkakataon at isabuhay ang ating pananampalataya bilang mga alagad ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumutugon tayo sa kaniyang gawaing ito sa ating pananalangin sa Ama. At sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-isandaang ani, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito. Bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haling hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kadoob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari
o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.